Ang NBA, maraming rules doon. Meron kasi doon na official at non-official na binase sa mga players, maging contract, game rule, at kahit mismong part ng regular season or hanggang playoffs. Ito yung mga rules or part ng season na binase sa mga player ayon sa media, fans, at kahit na rin sa ibang member ng NBA. Ang una dyan, ang Sasa Pachulia Rule. Malaki din kasi ang binago talaga niya sa NBA dahil ng Game 1 ng 2017 playoffs, na-injure nitong si Pachulia si Kawhi. Dahil doon, binago ang rule pagdating sa foul, katulad ng reckless defense. Pwedeng tawagan nyo ng technical or kaya flagrant. Inad pa yung transition take foul na may nag-exist pang clear path foul sa NBA. Halos parehas lang yon, ang pinagkaiba lang yung transition kapag nasa likod yung defensive player, yung clear path foul kapag nasa unahan. Tumagdag pa doon yung landing spot rule na binasi rin dito kay Sasa Pachulia. Bawal ilagay ang paa ng isang defensive player sa babagsakan ng isang offensive player. Automatic na bibigyan ng foul yon. Kaso hindi naman nasunod yon, lalo na ng Golden State versus Rocket series dati. Ang binigay talagang rule dito kay Sasa Pachulia yung landing spot rule. Dahil doon nadali si Kawhi dati. Ang isa pang binago niya yung NBA All-Star. Dati kasi automatic na nilalagay sa starting unit ng All-Star yung mga players na may mataas na boto. 2017 season din to. Noong nakikita na kasi ng NBA na masasama si Pachulia sa All-Star game at starter pa, napilitan silang magbagay ng panibagong rule sa system nila dahil nalagpasan ni Pachulia ang boto ng mga big man na All-Star pa gaya ni DeMarcus, Anthony Davis at Marc Gasol. Kung hindi binago ni Pachulia ang NBA rule na yon, ang All-Star dapat noon nung 2017, Steph, Harden, KD, Pachulia at si Kawhi para sa West. Ang Sidrunas Ilgaukas rule naman, so wala talagang binigay dito official name ng rule, binasi lang talaga sa kanya. Kapag ang isang player na trade sa isang team at bigla naman siyang binitawan or winave, hindi siya pwedeng bumalik sa dati ng team within one season or one year. Noong February 2010, na-trade si Sidrunas papuntang Wizards. Kaso binayout siya ng team na pwede pa siya nung makabalik sa Cavaliers kung mag-iintay siya ng 30 days. Ang ginawa niya, syempre nag-intay hanggang buyout season at nakabalik pa rin siya sa Cavaliers noon at nabigyan ng kontrata hanggang matapos yung season. Ang NBA naman nung sumunod na taon, binago ang rule na imbes na 30 days ay kailangan mag-intay ng isang player ng isang buong taon para makabalik sa dati niyang team. Yung dalawang players dati na may mataas na free throw attempt, si James Harden at si Trae Young. As in, nung nasa Houston pa si Harden, naiinis na sa kanya yung iba mga fans kasi lagi siya nasa free throw area. Nang 2022 season, inimplement na hindi tatawagan ng foul or non-shooting foul ang mga non-basketball move. Ito yung mga extra motion para makakuha ng foul ang isang player. Noong 2022, kaagaling pa lang ni Trae Young sa East Conference Finals noong nakaraang season. Kinabit sa kanya ng mga fans ang rule na yon dahil nga nagagamit talaga niya yon noong 2021. Maraming siyang foul na nakukuha. Ang initial na nakalagay sa rule na yon, hindi matatawagan ng foul ang isang defensive player kung ang offensive player ang nag-initiate ng contact. Pero ina-adjust kasi minsan ng NBA yon na ang ginagawa na lang, binibigyan nila ng non-shooting foul. Sa Houston Rockets era ni Harden, marami rin naman siyang ginagawang ganung moves kaya nakakuha siya ng mga free throws na tinatawag namang foul baiting. Pero noong 2021, nang inimplement ang rule na yon, hindi kasi bago. Noong 2011, yung signature move ni Kevin Durant na rip-through, madami na rin kasing gumagawang NBA players noon. Pero si KD di umano ang nakamaster talaga. So ginagawa rin to ni Harden dati sa Houston pero naunang ibinanto kay Kevin Durant na isuswing yung kamay para tumama sa defender para makakuha ng foul. So may mali lang statement doon, hindi naman binan talaga kay Kevin Durant pero kapag si KD kasi ang gumawa noon na isuswing niya yung kanya mga kamay para tumama sa defender or yung rip through, hindi siya bibigyan ng shooting foul, ang bibigay lang sa kanya non-shooting. Pero prior noong 2011 bago binago ng NBA ang rule na yon, automatic kasi nagkakaroon ng free throw si Kevin Durant kapag ginawa niya yung rip-through. Ginagawa pa rin naman ni Kevin Durant yung rip-through pero ngayon, tinatiming niya na penalty na yung kalaban. Kasi kahit tawagan nyo na non-shooting, mabibigyan pa rin siya ng free throws. May report din na ibaba na talaga yon sa 2024 season. Nagkomento na rin doon si KD.
Based sa game rule na binigay kay Kevin Durant, meron ding isang rule na nakabase sa kanya sa kontrata, ang designated veteran max contract. Ito yung ikatlong kontrata na nakukuha ng player, equivalent to sa 10 years in service sa NBA. Pwede makuha ng player ang pinakamalaking percentage na 35%. Dati, bago makuha yung 35% max contract, kailangan makapaglaro ng isang player or superstar ng 10 years. Ngayon kasi, at least 8 years na lang. Equivalent din to ng Derrick Rose rule. Magkaiba nga lang ang rule na yon kung bakit nilagay ng NBA. Ang rookie max contract rule or Derrick Rose rule nilagay ng NBA na simplihan na lang natin yung dahilan. Si D. Rose ang youngest NBA MVP sa history so far at para din mabayaran yung mga batang players na nagiging superstar agad. Ang kay Kevin Durant naman na designated veteran max contract or Kevin Durant rule ay para hindi umalis sa isang team yung isang superstar na originally dinraft ng team na yon katulad ni KD sa OKC. Baliktad nga lang ang nangyari. Karamihan na nakakuha ng supermax contract hindi rin naman nagtagal sa kanilang team at yung ibang teams ayaw magbigay ng malaking kontrata. Ang NBA flopping rule naman inimplement ngayong season para mabawasan ang mga players na malimit mag-flop at magkaroon ng tawag na questionable. Merong mga analyst na nagsabing ang rule na yon ay para kay LeBron. Ang isang analyst na yon si Stacy King. Ang new NBA rest rule naman or yung policy ng mga teams na ipinapahinga nila yung kanila mga superstar, di umano ang rule na yon ay binasi kay Kawhi. Dahil dati pa noong 2021, meron naman talagang load management rule. Merong mga fans at analysts ang nagmansag ng rule na yon base kina LeBron at dito kay Kawhi dahil sila yung kalimitan binabansagan ng ibang mga fans din at kahit mga analysts. Sa last 10 years naman sa NBA, sa dami ng rule na inimplement sa kanila, ang isa sa biggest siguro doon, pero actually hindi to rule eh. Dagdag to sa season nila eh, yung play-in tournaments. Pero may rule pa rin naman na kailangan mong umabot at least top 10 para makapasok sa play-in tournaments. Nang 2020 rookie season ni Zion, grabe yung hype sa kanya. Kahit hindi siya eligible sa rookie of the year, may bumoto pa rin. Ang play-in tournament nasa process pa lang nun at ang balak or initial report i-implement yun by 2021 or 2022 season. Ang play-in tournament ay initial na tinawag ng ibang analyst na Zion Williamson rule. Dahil yon sa sinasabi ng ibang analyst na gusto ng NBA na mapalaki ang chance noon ng Pelicans at ni Zion na umabot ng playoffs para sa rating dahil dikdikan din noon ang mga national televised games sa iba-ibang sports. Dahil sa pandemic noong 2020 nahinto ang liga at nung nasa bubble ilang teams lang din ang nakapunta doon, nasa 22 lang yung invited, isa doon ang Pelicans at nilagay din nila agad doon ang play-in tournaments mas maaga sa initial plan nila. Mababa na kasi talaga ang rating ng NBA noon bago pumasok yung 2020 season. Sa malamang mayroong magsasabing anong Zion Williamson rule ay plano naman talaga ng NBA gawin yun. Sa 22 teams na invited sa 2022 bubble, 9 teams sa Eastern Conference ang na-invite, 13 naman sa West. Pang 13 noon ang Pelicans sa standing papasok dito sa bubble. Tanging sa West lang din merong play-in tournaments sa pagitan nyo ng Memphis at Portland dahil nga hindi rin naman umabot sa at least top 9 noon itong New Orleans.